Kaibigan, maiksi lang po yung video ko pero madami kang mapupulot na balita dito. NBL, taob sa pera sa Japan B-League. Totoo yan. At GM ni Kai Soto, umami na po kung ano talaga ang dahilan kung bakit niya mas pinili si Chilly Kawada kaysa kay Kai. At dalawang Gilas player, posible po nating makita sa KBL. Simulan natin dito sa Japan B-League at NBL usapang pera. Usapang sahod, eto kaibigan na, may isang Australian import sa Japan B-League na gusto palang kunin ngayon ng Adelaide 36ers. Ang pangalan po niya ay Brock Motum. Ayon sa bagong GM ng dating team ni Kai na 36ers dito sa presko nila, ay nasabi nito na nakakausap niya daw ang management ni Brock Motum ilang beses na. At may isa pa palang taon dito sa Japan ang player na ito. At inamin niya mismo na yung kikitain ni Brock dito sa Japan ay higit sa kaya nilang ibigay. Kaya napagpasyan na lang nilang hayaan ang player na ito ay dahil nga mga kaibigan sa usapang pinansyal. Mawawalan sila ng isang import slot kapag kinuha nila si Brock Motum dahil mukhang malaki talaga ang sahod nito sa Japan. At hindi pa natapos dyan kaibigan, sa bagong palabas ng NBL, ang NBL Heat Check mga kaibigan ay nabanggit din ng host about kay Motum kung gaano talaga kadaming pera ang Japan D-League. Putting up similar numbers in the B-League, the First Division League, so Motum still got it. I know he's 33 but he can still be an impact starter at the NBL level. Again, it comes down to money. These Asian leagues have a lot of money and he's eventually going to have to compromise between the money he can earn and an NBL situation. Yeah. Alam nila at aminado sila na madaming pera ang Japan D-League kaysa sa NBL. Ngayon, pag-usapan naman po natin ang ating pambato na si Kai Soto. Sigurado meron ditong ilan na napapaisip pa rin kung bakit nga ba si Kai Soto pinakawala ng Hiroshima. Bakit nga ba si Kai pinahiram at pinakawala ng Hiroshima Dragonflies at mas pinili si Chilly Nipawe? Na kung tutusin, kita naman talaga kung sa player at sa player lang naman ay talagang iwan na iwan to kay Kai kahit tingnan pa ang laro at stats. Mga kaibigan, alam niyo po ba ang sagot? Nandito na. Ayon din mismo sa manager, inamin niya mismo at nilabas po ng mismong Japan D-League. Ito po yung mismong article sa pagkakaunawa ko kaibigan, correct me if I'm wrong. Ang naging batayan po talaga ng general manager ng Hiroshima sa pagpili kay Kai o Chilly Nipawe or Kawada ay kung sino ang pang long term o kung sino yung pang matagalan dito sa kanila. Kaya niya pinili si Kawada ay dahil ito ay pang matagalan. Dahil motivated din ito na mag-build ng kanyang career sa Japan at si Kai naman ay career overseas. At least nagka-idea tayo na kaya pala pinili si Kawada ay dahil ito ay pang matagalan at hindi sa dahilan na kung ano paman. So ito mga kaibigan ang gusto ko pong ibahagi sa inyo sa Gilas Pilipinas at KBL. Si SG Belangel may bagong kontrata 2 years dahil po yan sa impressive na pinakita niya dito sa kanyang team na Kogas. So ito naman si Renza Bando, kaibigan, gusto ko malaman yung official na nga po siya nagpaalam sa kanyang team. Nag-post na siya sa Instagram at mukhang susubukan talaga niya mga kaibigan ang free agent market. Kaya possible din talaga ito maglaro sa Japan B-League. Pero ang gusto ko talagang malaman nyo, nagtanong po ako sa isang source natin kung sino kayang Pinoy ang maglalaro ngayon sa paparating na season ng KBL. Alam niyo, ang sagot niya sa akin mga kaibigan, hindi raw siya sigurado pero si Kevin Kiambao daw at Carl Tamayo. Hindi pa raw yan 100% sigurado ha. Mga kaibigan, yan lang mukha ang pakiramdam niya o nadidinig ng source natin mga kaibigan. Kaya wag po tayong magugulat kung makita natin sila sa KBL sa paparating na season ngayong November. Patapos na ata UAAP niyan mga kaibigan kasi si KQ nasa Lasal. At eto, abangan natin kung sino po ang papalit sa slot ni Renza Bando sa Anyang. Baka mamaya, alinman sa dalawang yan. Hindi malabo yan kaibigan. Sigurado, scouted po ng KBL ang dalawang Gilas players na ito.